Mukhang nagkaroon ng pag-aalala si Senador Raffy Tulfo ukol sa maling paggamit at posibleng korupsyon sa mga letters of authority na inilalabas ng Bureau of Internal Revenue. Ito ay mga dokumentong nagbibigay kapangyarihan sa mga opisyal ng buwis upang magsagawa ng pagsusuri sa mga buwis na utang ng isang taxpayer. Inirereklamo ni Senador Tulfo ang pangangailangan ng kongresyonal na pagsusuri at hiniling ang isang listahan ng mga ito na inilabas sa nakalipas na 3 taon. Partikular na nais niyang malaman kung magkano ang kinikita ng gobyerno mula sa mga pagsusuring ito at kung may mga pagkakataong ang mga kumpanya ay nakakapag-angkat ng kalakal na libre mula sa buwis at bayad dahil sa pakikipagsabuatan sa mga opisyal ng gobyerno. Sinabi rin ni Senador Sherwin Gatchalian, ang pinuno ng komite, na kinakailangan ang isang komiteng may kapangyarihan na bantayan ang mga letter of authority hindi lamang mula sa BIR kundi mula rin sa Bureau of Customs. Ito ay nagpapakita ng mas malawakang pangangamba ukol sa posibleng maling paggamit ng mga ganitong otorisasyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang inirerekomendang pagsusuri ay kasama ang masusing pag-aaral ng mga inilabas na letter of authority, ang kanilang epekto sa kita ng gobyerno at pagsunod ng mga taxpayer. Ito ay nagpapakita ng pangako sa transparency at pananagot sa administrasyon ng buwis at regulasyon ng customs. Kasi po, ginagago tayo for the longest time nitong mga locator sa Special Economic Zone, and I'll tell you later how and why. Thank you, Mr. Chair. The reason why I attended today's hearing, kasi nakita po sa resolution nabanggit doon Special Economic Zone, and that's where I'm very interested in. Kasi po, ginagago tayo for the longest time nitong mga locator sa Special Economic Zone, and I'll tell you later how and why. Mr. Chair, meron ba tayo na-invite dito ng mga taga-Bureau of Customs? Kasi Bureau of Customs and BIR are conniving para mag-proliferate itong mga bogus na locators. And they're not paying taxes. They import products, raw materials, free of duties and taxes with the precondition that those raw materials will be re-exported. But hindi po na-re-export. Paper export lang po ang nangyari. And then binibenta dito locally yung mga finished product or sometimes yung raw materials. And yung mga importers supposed to be kikita yung bayan natin dahil sa kanilang income tax. Pero paano? Namomonitor ba ng BIR? Ito mga may-ari ng locators? How does the BIR monitor these locators? Kasi the only time that we make money, the country makes money is through the income tax being paid by these locators. In fact, I have list here of some companies na may violation sa BIR, and I need to know ano na ang nangyari sa mga kasong ito. And I need from the BIR a list of these locators na padalahan ng LOA, Letter of Authority. Ano ang follow-up? May nangyari ba o nag-aregluhan? Ang LOA, Mr. Chair, dito nagiging talamak ang korupsyon. Pinapadala ng sulat ang earring company o locator para pumunta sa opisina ng BIR, magpakita ng mga dokumento na siya ay nagbayad at nag-comply sa requirement ng BIR para magbayad ng tamang buwis. At pagdating doon sa BIR, nagkakaregluhan. That's why I need a list of those companies that were issued LOA and what happened to it. I need a list of those. And then, gusto ko rin po malaman kung meron ng mga nakasuhan na napadala ng letter of authority. Meron na bang nakasuhan o hanggang warning lamang? Kung may nakasuhan, anong nangyari sa kasong yon? Another issue, Mr. Chair, na gusto ko i-raise ay yung ukay-ukay.
na pumapasok sa CESA, PEZA, Special Economic Zone, declared us raw materials to make rugs or to recycle rugs. Pero wag ka, ang laman noon, ukay-ukay. Libre sa buwis. Ni singkong duling walang binabayad na buwis. And then, mind you, yung ukay-ukay na yon, those are discarded second-hand or used clothing sa ibang bansa, Hong Kong, Japan, US, Canada, Australia. Yung po yung mga basura na ng mga damit na imbis na i-recycle, meron kasi mga scheduled for discarding used clothing sa iba't ibang bansa at pinipick up para i-recycle, pero instead na i-recycle, pinapadala rito yung basura. We have PD 2033 in 1986 na sinasabing bawal ang pagpasok ng used clothing sa bansa. We have RA 4653 na sinasabing bawal ang pagpasok ng mga used clothing sa bansa except to donate sa mga victims ng calamities. At bakit nagkalat itong ukay-ukay sa iba't ibang parte ng Pilipinas? And BIR and Customs are doing about it. May kinikita pa tayo BIR? Alam nyo ba kung sinong pumapasok, nagpapasok nito mga ukay-ukay? Ni singkong duling, wala kinikita tayo dito. That's why I passed a resolution, a bill, na para buwisan na itong ukay-ukay para pagkakitaan naman ng ating gobyerno. But for now, I challenge the POC and the BIR do something. Kaya nga pinagbawal yan, alam nyo itong batas na ito, dahil it can cause diseases. Those are used clothing. Yun ay mga tinapo na sa basurahan. Tinapo na yan sa dumpsters. At pinulot ng mga magagaling na Pilipino sa ibang bansa at may contact sila para i-ship dito libre. Ito po, Mr. Chair. I need to ask the BIR directly right now. Victoria Wave Special Economic Zone dyan sa may Caloocan. And in October 2021, July 13, pumunta po yung mga taga-BIR para inspect itong binanggit kong kumpanya dahil sa tadtad na violation. Ang tanong, ano na nangyari doon sa pagbisita ng BIR noong July 13 dito sa company ito, OPMC? Meron ba isang matapang dito? Go ahead, please. Good morning, Senator Rafi. I apologize, Your Honor. We don't have the information right now, but we are already asking the Concerned Revenue District Office, which conducted the investigation, to provide us information, and we will provide the committee once the data or information are available. Meron pang isa. Si Commissioner Romeo Lumagol Jr. He was the one who inspected the factories inside the One Subic Premier Manufacturing Corporation. Okay? At marami siyang nakitang tad-tad na violation. What happened to that inspection? Anong naging resulta? Show it to us. Show it to us na hindi moro-moro lang yung ginawa niyang mga inspection. Kasi, Mr. Chair, meron po ako i-suggest. Siguro, it's about time the Congress and the Senate should have an oversight committee na lahat ng LOA na ini-issue ng BIR at Bureau of Customs, kinakailangan monitored natin. Kasi dito sa letter of authority, ang kumikita lamang yung earring officials, yung earring companies na napadala ng LOA, at yung agency nag-issue ng LOA. Example, Mr. Chair, ang deficiency is 1 million. For the sake of argument,
1 million, papadala ng LOA. Magre-report kayo na padala ng LOA. Sasabihin, boss, yung 1 million hindi ko kaya, etc. etc. Sasabihin ng agency na padala ng LOA, magkano'ng kaya mo? Boss, ang kaya ko lang is 20,000. Dagdagan mo, boss, ang kaya ko lang 100 plus. O sige, yung 900 discounted na. Pero yung 100,000, 50 for you and 50 for the government. Maghati yung agency at kung sino man nagpadalang LOA at sasabihin yung kalahati, kahit papaano, may resibo, kikita ang gobyerno. Ganun po yung kalokohan sa LOA. Alam niyo po itong taga-BIR at taga-BIR. That's the reason what I would like to happen, Mr. Chair, you being the chairman committee, and I'm being the vice, na dapat magkaroon na talaga. Sir, excuse me, I'm talking. Sa Ways and Means Committee, Mr. Chair, siguro it's about time na mag-create tayo ng tinatawag na oversight to make sure lahat po ng LOA ay legit, hindi po ginagamit para lamang mangikil, para magamit lamang sa korupsyon. And we have a member of the PEZA here, Mr. Tereso. Okay, ano po kayo dun sa PEZA? Sir, I am the Director General of PEZA. Ilan po ang locator sa PEZA ninyo? It's about more than 3,000 locators. 3,000. Now, don't tell me, dyan sa 3,000 locators ninyo, walang violators dyan na flag down ng customs at BIR. Don't tell me. Meron, tama, mali. Well, we have been receiving copies of the laws issued by BIR and POCs. So we're willing to... Kaya nga, so what happened to those LOAs, LOAs? Wala pa kong pita. See? You see, Mr. Chair? Ano na nga sa mga LOAs? Wala pang feedback. Wala pa kasi nagka-regluhan na. At alam mo yung sinasabi kanina, Mr. Panga, mag-import ng raw materials free of duties and taxes with the condition na yan ay re-export. At doon kikita ang gobyerno dahil magpa-file ng income tax yung may-ari ng locator. Kaya dapat BIR, lahat na may-ari ng locator, minumorto ninyo. Yung ini-import ng, tuturuan ko kayo, kuha kayo ng ballpen ng papel. Hindi ako nabibiro. Lahat na mga ini-import ng mga locator, kasi free of duties and taxes yan. I'll give an example. Mag-export ng 1 million worth of say tela para gawin ng yung sleeve. Kasama sa tela dyan, kung ilang yarda, nandiyan yung butones, sinulid, etc. 1 million. Sa kondisyon yan ay i-re-export after na magawa na. Pero wag ka, hindi i-re-export yan. Kasi nga, wala nga naman talaga silang processing factory in the first place. At bakit na-aprubahan ng customs? Now, dapat yan, sa scheduled re-exporting ng finished product, nandyan dapat yung BIR, binubuksan yung container. Tama? At kung nakalusot man yan, yung may-ari ng locator, tatanungin mo, yung pinasok mo na worth 1 million na raw materials, may records dyan, may computation kayo dapat dyan, kung magkano yan kapag naging finished product na. Finished products, those materials. And then magkano magiging income tax ng locator. Ganun lang po kasimple. Kaso, Mr. Chair, hindi nangyayari. Kaya dapat, it's time that we have to revisit our law regarding these locators because it's being abused. It's being abused. Meron pa isang locator dito sa may bandang Caloocan, Mr. Chair.
Paano tayo hindi ma-highblood dito, Mr. Chair? Libre ang importation ng kahit anong produkto. And then kapag nire-export, libre, exempted sa corporate tax. Sana man. Saan ka nakita nga? At pwede pa sila maka-discount sa mga empleyado. Andito lahat. We have to revisit this law that created these locators. Ulitin ko, libre tax, walang duties and taxes sa pagpasok ng raw materials para gawing finished product ang raw materials na yon. Pag na-export na, halimbawa talagang na-export, ang kikitain lang sana ng gobyerno sa income tax ng kumpanya na yon. Pero, in-exempt natin yung corporate income tax. And adding insult to injury, pati sa mga empleyado, allowed sila na magkaroon ng discount sa bayad. Pwede sila mag-underpay. Totoo yan. And I have proof. We have to revisit that law. Andito si Attorney Agnes de Benadero. Ma'am, kumusta po dyan sa SBMA? SBMA kayo, tama? Ay, sorry, Clark. Tama? Sa Clark. So, ilan na po ang mga na-issuehan ng LOA dyan sa Clark, sa pagkakaalam mo? I don't, Mr. Senator, wala po ako na hawak na listahan, pero alam ko kung meron na i-issuehan. Kaya lang po, hindi po, I have to be very candid na wala po. Kaya nga, pero di ba dapat man, pag meron man na-issuehan, mga violators, dyan, we should be concerned and we should be updated. Para malaman mo kung sino dyan mga hausyaw or mga illegal. And then that's where you have to act. Kung nakita nyo na ito, paulit-ulit na issue ng LOA, and then something must be wrong with this locator, and then I have to cancel this locator permit. Am I right? Or am I right? Mr. Senator, doon po sa Clark Development Corporation, meron po kami division na sinasabi namin. And they are in charge of monitoring all the importations of raw materials. So, sinasabi nyo tama. At meron din po proseso ginagawa yung division para po makita kung ang raw materials na in-import ay naipasok dun sa finished products. Meron po ganun. And in fact, Mr. Senator, we have on several occasions suspended the authority of the Mr. Senator. Okay. Attorney Tibonadera, marami sa mga locators nyo dyan sa plant na wala silang processing factory. Right? You agree? Kasi pag sinabi mo you don't agree with me, then mapapayag ko, madam. Meron po kaming mga na-monitor na hindi walang operations. At yung po mga walang operations ay amin pong ina-actionan na hindi mabigyan ng authority to operate kasi wala pong operations. Salamat at hindi ko pala sinungaling. Kaya nga po, ang ibig sabihin, marami mga locators sa Pilipinas, sa different special economic zone, na nabigyan ng permit na hindi dapat sapagkat wala silang processing plant. Kasi ang condition yan, the raw materials are imported free of taxes and duties for you to process it into finished product para ma-re-export at kikita ng Pilipinas. Pero how can they process that when they don't have a planta? And alam yan, nyo dyan sa SBMA, alam ng BIR, alam ng Bureau of Customs, naglulukhan tayo. We have to stop this. Kailangan imbestigahan talaga to, Mr. Chair. Itong mga free special economic zone dito po, Talamak, billions and billions of pesos every year ang nawawala sa gobyerno andyan sa special economic zone. Ang kumikita lang yung mga smuggler at ilan mga taga customs at BIR. Mr. Chair, sana po magkaroon pa ng isang hearing. Next time, patawag po natin ang Bureau of Customs.